Chapter 6. Nalaki ang mga mata ni Sugar. Ako? Itiduro pa niya ang sarili para makatiyak. Tumango ang babae. For years, Alex has always had that haunted look in his eyes. But now, namuo ang mga luha sa mga mata ni Kit Kat. Salamat, Sugar. Pero wala naman akong ginawa. By just being with him, you're changing him. Alex is one of my treasured friends, Sugar. Nung panahong pasuko na ako, nung panahong akala ko'y wala ng pag-asang gumaling ako, isa si Alex sa mga hindi bumitaw sa akin. Gusto makita siyang masaya at nakikita ko masaya siya ngayon. Hindi na nakakibo si Sugar. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Pero sa totoo lang, may tuwang lumukob sa kanyang sistema. Dahil sa mga sinabi ni Kit Kat, she wanted to be the source of Alex's happiness. She wanted to make him happy, the same way he was making her happy. Kung ayos lang, pwede ko bang itanong kung ano ang sakit mo? Nag-aalala lang tanong ni Sugar kay Kit Kat. Sakit sa puso. Ayokong mabored ka sa detalye kaya hindi ko na ikukwento kung anong nangyari. In short, I'm dying. But Alex and Milo have been a great help to me. Kaya ngayon nakikita kong umaabot sa mga mata niya ang ngiti. Natutuwa ako. It's all because of you, Sugar. And he's helping me too, sabi ng dalaga. Saka napatingin kay Alex na ngayon ay namimili na ng pagkain sa buffet table. She saw the smile on his lips. She noticed that his eyes weren't as hollow as they used to be. I've never been this happy, Kit Kat. I've never felt this alive. And it all thanks to Alex. He's a great man. Walang reaksyon mula kay Kit Kat kaya ibinalik ni Sugar ang tingin dito. Ngiti-ngiti ang babae habang pinupunasan ng mga mata. I see. Anito kapag uwan. Nakagat ni Sugar ang ibabang labi. May gusto siyang itanong kay Kit Kat pero nahihiya siya. And it was too personal. Itanong mo lang, sasagutin kita sa abot ng aking makakaya. Anito, naisip mo bang hindi na lumaban ang panahong sinusumpong ka ng sakit mo? Tumango si Kit Kat na ikinagulat ni Sugar. Nasa isip kong mamamatay na ako. Nawala na ako ng pag-asa. My father abandoned me and I had no one. Then he came. Sinundan ni Sugar ang hinayon ng tingin ni Kit Kat. At kay Milo to nakatingin. Sometimes, the strength we need to fight is right there in front of us. At eksaktong dumating sina Alex at Milo, habang inaasikaso siya ni Alex ay naglalaro sa isip niya ang sinabi ni Kit Kat. Tumaas ang paghanga niya sa babae. Naiinggit siya sa lakas na meron nito. May problema ba? Hindi mo gusto ang pagkain? Napatingin siya kay Alex. Umiling siya at sumubo ng ulam. Sarap! Ubusin mo yan. May dark chocolate cake doon. At ikukuha kita mamaya. Wika ni Alex bago pinahid ang ilalim ng kanyang labi. I hope you don't mind meeting my family, Petit. I don't mind. Nakangiting sabi niya. Masaya pa nga si Sugar dahil isang pinto ang binuksan ni Alex para sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya ng mga taong malapit sa puso nito. Pakiramdam niya, malapit na rin siya sa puso ng binata. Busy raw. Busy pala kay Sugar. I hate you, pare. Ano ka ba, Milo? Wika naman ni Alex. Sugar? Tawag sa kanya ni Milo. Gulat na napatitik si Sugar sa lalaki. Yes? Inabutan siya nito ng mansanas. An apple a day keeps the doctor away. Nakangising sabi ni Milo. At bago pa man nakuha ni Sugar ang mansanas, ay nahunahan na siya ni Alex. Puro ka talaga kalokohan? Wika ni Alex kay Milo. Natawa si Sugar lalo pat walang humpay ang asara ni na Alex at Milo. Natutuwa siyang makita ang side na yun ni Alex. Yung tila walang inaalalang iba, at ang gusto lang ay magsaya at mag-relax.
Habang sumusubo ay pasimple siyang tumitig kay Alex. Maybe, just maybe, he was part of the strength she needed to continue moving forward. Just maybe. Sugar, I want to live my life, so I will do the following. To enjoy life list. Number 6. Meet new people and hopefully gain new friends. Samantala, kinabukasan, I still need to finish the requirements for the community service. Then I have to finish last part of the research paper and the final papers for graduation. Napabugan na lang ng hangin si Sugar habang iniisa-isa ang mga dapat gawin at tapusin. Naroon sa library si Sugar at naghahanap ng ipandadagdag sa kanyang research paper. Wala na siyang problema sa community service dahil 3 araw na lang ay maaabot na niyang required na oras. Kailangan na lang niyang fill up ng community service manual na ibinigay ng professor sa kanilang lahat. Ilang gabi ring pinagpuyatan ni Sugar ang research paper kaya halos patapos na yun. Tumayo siya. Subalit kaagad ding napaupo nang biglang nahilo. Nasapuni ang ulo at bahagyang tumungo dahil sa panandali ang pagdidilim ng paningin. She silently counted from 1 to 10. Kasabay niyo na yung bigla ang paninikip at pagkirot ng kanyang dibdib. Sa nangingilig na kamay ay inabot ni ang bag upang kunin saan ang kanyang gamot. Pero bago pa man niya mabuksan ang zipper ng bag, ay nabitawan na ni ang bag at bumagsak yon sa sahig. She pressed her hand on her chest. Namumuon ang pawis sa kanyang noo. She tried to grab her cell phone to call somebody, but her sight was beginning to blur. I'm sorry, Alex. Mahinang sabi niya bago nagdilim ang kanyang paningin. Kahit hindi magmulat ng mga mata, alam ni Sugar na nasa ospital siya. Sanay na siya sa amoy ng ospital. Pilit niyang inaalala kung bakit siya nandun. Bakit nangyari na naman to, Doc? She underwent surgery already. Iniinom din niya ang kanyang mga gamot. Anong mali, Doc? I've already told you that the surgery was only a means to regulate her heartbeat and reduce the risk of cardiac arrest. I'm sorry to tell you, but her heart is growing weaker each day and medicines are no longer working. Pakiramdam ni Sugar ay may sumuntok sa kanyang sikmura nang marinig ang sinabing yon ng kanyang doktor. Noong malit si Sugar, ang akala nilang lahat ay simpleng asma lang ang sakit niya. Nung lumaki siya ay saka na-diagnose sa puso na pala ang kanyang sakit. Kumakapal daw ang muscle sa kanyang puso, kaya hindi nagiging maganda ang daloy ng dugo rito. Yun pala ang sanhi ng paninikip ng kanyang dibdib at kadalasang pagkahimatay at pangingirot sa kanyang dibdib. Ang sabi ng doktor ay maaaring namanani ang sakit sa kanyang ina. Binigyan si Sugar ng gamot. Ilang taon na ang pakiramdam niya ay wala siyang sakit. Hanggang sa naging sunod-sunod uli ang pag-atake ng kanyang sakit. Her doctors told her she needed to undergo surgery. Sugar was given different sets of medicines as well. The surgeon implanted a pacemaker on her chest. Minomonitor ang tibok ng puso niya. Ang akala ni Sugar ay okay na yun. Pero bakit ganito ngayon ang sinasabi ng doktor? She had been feeling well and she was happy. She was finally living her life. Bakit ngayon pa kung kailan may nakilala na siyang taong nagmamahal sa kanya ng lubos? Anong gusto mong palabasin? Nahahayaan na lang mamatay ang anak ko? Ganun ba, Doc? No, of course not, Mr. Salvador. We can still perform a heart transplant. Then do it! Hindi po ganun kadali, Mr. Salvador. Hindi lang po ang anak ninyo nangangailangan ng puso. We will place her on the waiting list. At hindi rin po basta-basta ang magiging treatment. Kailangan pong compatible sa kanya ang puso. Just help her, Doc. Kailangan gumaling ang anak ko. We will do our best, Mr. Salvador. Pagkatapos niyon ay wala nang narinig pa si Sugar bukod sa pagbubukas sara ng pinto. Naramdaman na lang niya ang paghawak ng kanyang ama sa kanyang kamay. I know you're awake, Sugar. At dumilat siya. Bumungod sa kanya ang pagod at tapis na mukha ng kanyang ama.
binalot ng guilt ang kanyang dibdib. Dad, am I dying? Humigpit ang pagkakahawak ng ama sa kanyang kamay. Of course not. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka, anak. Lahat para sa'yo. I'm scared, Dad. Shh! Hinawi ng daddy ni ang buhok na dumidikit sa kanyang noo. It will be okay. Everything will be okay. Hindi ako papayag na hindi. Kailangan lang maging malakas ka, Sugar. I will do the rest. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ng daddy niya kahit tila walang lakas ang kanyang kamay. That dream again? Wika ni Sugar sa kanyang isip nang magmulat siya ng mga mata. That dream really happened. Iyon ang dahilan na pakikipaghiwalay niya kay Chris. Nang ang puting kisame ang bumungad sa kanya at naamoy ang pamilya na amoy ng hospital, naalala niya kagad ang nangyari. She passed out from the pain. Again, nang may naramdaman siyang pumisil sa kanyang kamay ay napatingin si Ron. Alex was smiling at her, though she could read the weariness in his eyes. Masuyong hinaplos ng binata ang kanyang pisngi. You can go back to sleep, pitit. I'm not going anywhere. Pinisil ng binata ng tatlong beses ang kanyang kamay. It'll be okay. Iyon ang ibig sabihin niyon. And she smiled at him. She believed him. Inisil niya ng isang beses ang kamay nito. Unti-unting pumikit si Sugar hanggang sa muli siyang binalot ng dilim. Subalit pagutuloy ang nilukob ng dilim, ay naramdaman pa niya ang pagpisil ni Alex ang dalawang beses sa kanyang kamay. Salamat uli sa tulong, Doc. Bumaling si Alex sa nagsalita. Nakita niya ang ama ni Sugar. Wala po yun. Tanging nasabi niya pagkatapos ay mulang itinutok ang tingin sa natutulog na figura ni Sugar. Nagulat si Alex nang nakitang isinugod ang dalaga doon sa hospital. It was against the hospital code, but he still asked Sugar's doctor what happened. Nakita raw ng librarian sa university si Sugar na walang malay sa loob ng library. Dahil sa takot ay kagad tumawag ang librarian ng ambulansya. Fatigue? Stress and the worsening of Sugar's heart condition were the reasons she was lying in a hospital bed, looking pale and sickly. Naikuyom ni Alex sa mga kamay. Maisip pa lang niya na mag-isa ang dalaga ng muling sumpungin ito ng sakit. At kung hindi pa ito nakita ng librarian, ay hindi pa ito kaagad na isugod sa hospital. And worse, baka kung ano pa nangyari dito. Sinabi ko na sa batang to na huwag magpabaya. Ngayon ko lang nalaman na nagko-community service pala rito sa hospital. Lumapit ang daddy ni Sugar sa hinihigaan ng anak at umupo sa bakanting upuan. Malapit sa hospital bed bago hinawakan ang kamay ni Sugar. Masama ba akong ama kung gusto kong itago ang anak ko hanggang sa makahanap ako ng pusong compatible para sa kanya? Para hindi siya inaatake kagaya nito. Alex wanted to say that he wanted that as well. He wanted to lock up Sugar in a place where nothing could harm her. But he knew it would kill her inside if he did. Sir, I spent time with Sugar while she was doing the community service. Nabanggit po niya sa akin at tungkol sa sakit niya. I understand your desire to protect her. But caging her isn't going to help her at all. Sumandal siya sa dingding at humalikip-kip. Sugar needs to experience life in order to live. Sugar needs all the strength she can get so she can face her condition. Bumaling ang ama ni Sugar kay Alex. Magkakahal ng emosyon ang mababanaag sa mga mata nito. Napabugato ng hangin. Napagtanto kong isa ako sa mga dahilan kung bakit parang ayaw labanan ni Sugar ang sakit niya roon. Wala rin po bang nahahanap na puso para sa kanya? Nakatiim ang mga bagang na umiling ang matanda. Alex heaved a sigh. Mula sa bulsa ng suot niyang pantalon, inilabas ang to-do list ni Sugar. Ibinigay niya yun sa matanda. Yung mga bagay na nagawa na niya para sa dalaga ay nakacheck na. Ginagawa mo mga to para sa kanya? Bakit? Lumipat kay Sugar ang tingin ni Alex.
Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. I just want to. Nagtitigan silang dalawa na tila ba sinusukat ang bawat isa kapag kuwaning nginitian siya ng matanda. Call me Tito, iho. Alex smiled at Sugar's father. Huwag mo sanang pababayaan ang anak ko, Alex. Protecting her is all that matters now. Mahinang sabit niya. Salamat. Lalabas po muna ako. Bago siya makalabas ng pinto ay narinig niyang nagsalita ang matanda. Do you have feelings for my daughter? Napahinto siya sa paglabas at nilingon ng matanda. Nginitian niya to. Is it raining, sir? Bago pa tumakasagot ay nakalabas na siya. Napatingin siya sa bintana. Ah, ang lakas ng ulan. Ano yan sa sarili? He felt as though something heavy had been lifted from his heart. Pinapakiramdaman ni Sugar si Alex. Mula kasi nang ma-hospital siya ay ngayon lang ulit sila nakita. She hadn't seen him for 3 days, but she missed him terribly already. Kung hindi pa siya binibisita ngayon ng binata sa bahay ay hindi pa sila magkikita. House arrest kasi ang drama niya habang nagpapagaling. Kinakabahan si Sugar na baka galit sa kanya si Alex. Ilang ulit na ba nitong sinabi na ingatan niya ang kalusugan, pero hayun, hinimatay siya. Sugar? Oo, alam ko. Mali na inabuso ko ang katawan ko. Alam ko na dapat kong alagaan ng sarili ko. Sorry kung masyado akong pabaya. Hindi naman sa wala akong pakialam sa mangyayari sa akin. Gusto ko lang namang matapos lahat ng gagawin ko sa university eh. Alam kong mali. Alam kong hindi sapat na dahilan to pero... Hey! Breathe! No one's mad at you? Putol ni Alex sa litaniya niya. Hindi ka kasi nagsasalita eh. And he chuckled. I was just thinking. Of what? Of putting you inside my pocket so you will stop doing drastic things that make us worry. Alex! Itinas ng binata ang mga kamay tanda ng pagsuko. I'm just kidding, petit. At bigla tong sumeryoso. Pero natakot talaga ako nang malaman kung isinugod ka sa hospital. Akala ko. Hinintay ni Sugar ang idurugtong ng binata, subalit na natiling tikom ang bibig nito. Nagkalakas loob siyang hawakan ng kamay nito. Patawad kung pinag-alala kita. Bumalot ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila. Nakatitig lang siya rito at tila wala siyang naririnig kundi ang tibok ng kanyang puso. Rumaragas sa iyon habang nakatitig sa binata habang hawak nito ang kanyang kamay. How are you feeling now? Napapitlag siya nang mabiglang magsalita si Alex. I'm okay. Pwede na akong pumasok bukas sa university at pwede na akong bumalik sa hospital para sa community service. I'm glad. Tumangutang ito. Oh, may nakalimutan akong ibigay sa'yo. Wait here. Sinundan ni Sugar ang tingin ni Alex na lumabas ng gate at pumunta sa kotse nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung ano ang kinuha ng binata mula sa passenger seat. Isang malaking-malaking teddy bear, isang bouquet ng pulang roses at brown na paper bag. Here. Anito sabay abot ang teddy bear sa kanya. Kinuha niya yun at niyakap na tila mas malaki pa sa kanya. Kanino galing to? Sa parents ko. Pasensya na raw at hindi kanila nabisita. Ayos lang yun. Sana hindi na sila nag-abala pa rito. Iwinasiwas ng binata ang kamay. Wala silang anak na babae kaya ganyan ang mga yun. Itong bouquet, syempre, galing sa akin. Itong mga... Hindi na narinig ni Sugar iba pang sinasabi ni Alex dahil luminto na sa pag-function ng utak niya nang marinig na galing sa binata ang mga bulaklak. Hindi naman yun ang unang beses na nakatanggap siya ng mga bulaklak at alam niyang walang ibig sabihin ang pagbibigay ni Alex ng mga bulaklak sa kanya. Pero natutuwa siyang makatanggap ng kahit ano mula sa binata. The letters are from the kids at the ward.
Nami-miss na raw nila ang ate Sugar nila. May ibinigay rin pala si Nakitkat at Milo. Nandyan sa paper bag. Tinulungan siya ng binata na iupo sa tabi niya ang teddy bear. Pagkatapos ay umupo to sa kabila niya. Napagitnaan siya ni Alex at ng teddy bear. Ah, letters! I love letters! Bilala si Sugar habang binabasa isa-isa ang mga sulat. Anong sinabi ng mga bata? Bago pa man makasagot si Sugar ay dumikit na sa kanya si Alex. Ipinatong pa nito ang baba sa kanyang balikat at tumingin sa hawak niyang papel. Kulang na lang ay mamawis ang kanyang mga kamay. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Wala siyang maintindihan sa binabasa dahil ang buong pansin niya ay na kay Alex at kung gaano ito kalapit sa kanya ng mga sandaling yun. Look, that's me and you. Sabi ko na, kahit sa mata ng mga bata, gwapo pa rin ako. Natatawang wika ni Alex. Yeah, they really like you, petit. Yeah, but I like you more. Yeah, what? Would you like to watch a movie? Tanong nito sa halip na ulitin ng sinabi. Ano yung... Ah, wala, may binigay sa yung mga movie si KitKat. Halika, panoorin natin. Nasa po na lang ni Sugar ang kanyang dibdib habang nakatingin sa binata na bit-bit ang teddy bear. But I like you more? What does that mean? Picnic? Wow, gusto ko yan. It's to celebrate your upcoming graduation. Pati na rin yung pagkompleto man ng community service sa hospital. And where are we going? Secret. Sugar smiled at Alex nang ibalita niya sa binata na sigurado na ang pag-graduate niya at tapos na siya sa community service ay bigla ito nagayang umalis. Kaya hayun sila pagkatapos siyang sunduin sa bahay. Saglit. Kukuhanin ko lang yung mga bag ko sa loob. Napahinto si Sugar na biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kagat ang ibabang labi na tumingin siya kay Alex. Umuulan. There was a smile of amusement on his face. Nakikita ko. She puffed out her cheeks and looked away. Paano na yan? Napakamot ito ng batok. Picnic pa rin. Eh umuulan nga eh. Sa loob nga lang ng bahay, kumislap ang kanyang mga mata. Hey, that's cool. Halika doon tayo sa sala. Hinawakan ni Sugar sa laylayan ng damit si Alex at hinatak ang binata papunta sa sala. Sa kamay nito ay ang basket na naglalaman ng pampiknik sana nila. Iniisod ni Alex ang maliit na mesa na nasa gitna ng sala. Saka nito inilatag ang picnic mat. Kaagad siyang umupo at binuksan ang pagkaing dala nito. Gawa mo? He nodded. My mom helped me. Kumagat siya ng sandwich. Masarap. I know. My mom is a great cook. Meron akong dalang sala dyan. It's good for you. Napansin niyang nakatitig sa kanya ang binata. What's wrong? And he smiled sheepishly. Sorry kung naging failure ang celebration na plano ko para sa'yo. Ipinahid ni Sugar ang kamay sa picnic mat at pabirong sinuntok si Alex sa braso. Hey, this is a kinda cool actually. Saan ka nakakita na nagpipiknik sa loob ng bahay, di ba? Saka, hindi naman mahalaga kung saan. Ang mahalaga kasama kita. At sumubo siya ng gulay. Bahagya siya nagtaka nang hindi nagsalita ang binata. Nakatitig lang ito sa kanya. Nang nagtama ang kanilang mga mata, pakiramdam niya ay hinigop siya ng mga mata nito. Tila kayang basahin ni Alex ang pinakatatago niyang sekreto. Sekreto? Na mahal mo siya? Blanco. Kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alex. She felt a little breathless. You're not even aware of it, ha? Masuyong sabi nito bago pinisil ang kanyang pisngi. Kasunod niyo na hinaplis nito iyon. Bago pa matanong ni Sugar ang binata, ay hinaklit na siya sa bewang at yakap ng nakaupo. Nakapalibot ang isang braso nito sa kanyang bewang habang ang isa ay nasa pagitan ng ulo at balikat niya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat.
Subalit hindi siya kumilos para kumawala mula sa yakap ng binata. In his arms, she felt safe. I will help you, Petit. I will do everything. Anything just to find the heart for you. You're not alone in this battle. We are here for you. Wika ni Alex. Pinagsalikop ni Sugar ang mga palad sa likuran ni Alex. Pagkatapos ay sinubsob niya ang mukha sa balikat nito. Nasasamyo niya ang pinlalaking amoy ng binata na hinaluan ng aftershave at pabango. Nung kumala si Alex mula sa pagkakayakap sa kanya, ang akala ni Sugar ay lalayo na to. Subalit inihiga siya at ginawang una ng ibabaw ng mga hita nito. Isipin mo na lang. Langit at ulap ang kisame niyo. Natatawang sabi nito. Natawa rin siya. This was a bizarre picnic, but it was the most memorable picnic she had ever happened. Napapikit siya nang maramdaman ang paghaplos ng binata sa kanyang buhok. Then he started humming a song. Sing it for me. Ang akala ni Sugar ay tatanggi si Alex pero ginulat talaga siya dahil narinig na niya na kumanta ang binata. Everybody deserves somebody but girl, nobody can love you like I do. And I'm not perfect, but you're so worth it. I wanna change the world for you so, baby don't settle for less. His voice wasn't the best she had ever heard, but she felt truly touched. Para bang hinahaplos ng tinig nito ang kanyang puso. You deserve the best. You're better than the rest. And I can be the best so baby don't settle for less. Huminto si Alex sa pagkanta. Imagine there's a shooting star right now. Short stuff, make a wish. Pwede ko bang mahalin si Alex? Sa isip ng dalaga. Dumilat si Sugar at kaagad nagtagpo ang kanilang mga mata. Habang nakatingin sa kulay abo nitong mga mata, doon niya inamin na tuluyan na nga niyang minahalang binata. Nasa kabila ng lahat ng kanyang takot, ng pag-aalala, nahulog pa rin siya rito. Pero hindi pwede. She loved Chris. Chris would always be her first love. But Alex? Alex was more than that. Alex was the air she breathed. Make a wish to Alex. Aniya. Sana matupad ang hiniling mo. Dahil makita pa lang kitang masaya, kontento na ako. These simple gestures were enough to make her heart melt. Pero makakaya ba niyang saktan ng binata dahil lang nagmamahal siya? He was one of the reasons she had the courage to fight her illness. But loving him was selfish. Sugar, you should be selfish once in a while. Pwede nga ba? Sugar, I want to live my life so I will do the following to enjoy life least. Number 7. Picnic with Alex. Kahit san, basta, ma-enjoy ko. At dito muna po nagtatapos ang ika-anim na yugto ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 7 ng kwentong Hope, Love, and Lies. Maraming salamat po!